Hello guys, what's up kapamilya, what's up ninjan, kapuso, kabarkada, welcome to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito, maaari mong isubscribe at pakihit lang po ang bell para manotify po kayo sa lahat ng ating bagong video. So bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Alam mo ba ito? So welcome guys, again, dito naman po tayo para alamin natin kung ano naman ang halamang gamot na ating pag-usapan ngayon. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy dahil ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa halamang gamot na Acapulco. So ano nga ba ang Acapulco? Ang scientific name ng Acapulco ay Cassia alata Linn or Herpetic alata Rat or Cassia herpetica Jack. So ang common name nito ay Acapulco sa Tagalog. Sa English ay candle bass o ringworm bass. So ano nga ba itong Acapulco? Ang halamang Acapulco ay karaniwang nakita bilang halamang ornamental sa mga hardin at bakuran. Kilala ito sa pagkakaroon ng madilaw at mataas at kumpul-kumpul na bulaklak. At may bunga rin na pahaba na may maraming mga buto. Nakakalat rin ang mga tubo nito sa mga lugar na sarihiyong tropiko kabilang ang Pilipinas. Ano ang mga sustansya at chemical na maaring makuha sa Acapulco? Ang iba't ibang bahagi ng halaman Acapulco ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng chemical at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang dahon ay may taglay na 12 uri ng chemical tulad ng cresoriol, cimperel, cocetin, 5-7-4, trihydroflavonone, caporal, -3-0-beta-D-D-clocoforanoside, camporanids, -3-NO-beta-D-N-clocoforanoside. So, kayo na po ang bahala kung ano dyan kasi kayo na magbasa kung ano yan kasi nahihirapan ako magbasa. So, yan po. Magbasahin nyo lang guys kung ano yan. So, yun nga guys. Ang balat ng sanga o bark ay may taglay naman na tannins, steroids, alkaloids, anthraquinones, terpenes, carbohydrates at saponin. Anong bahagi ng halaman ng ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay kadalasan kinakatasan at pinapakuluan upang mainom na parang tsa. Maari ding itong durugin at diktikin upang makuha ang katas. Maari ring itong gawing ointment sa pamamagitan ng pagdidik at pagluto sa dahon nito. Kasama ang langis ng nyog at wax. Buto. Ang buto ay maaaring diktikin at kunin ang katas o kaya naman ay pakuluan upang mainom na parang tsa. Bulaklak. Kadalasan hinahabulo o hinahalo ang bulaklak sa dahon sa pagpakulo upang mainom na parang tsa. Yon. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng Acapulco? Ayon sa mga pag-aaral at kagawian ng ilan sa mga sakit na maaaring malunasan sa pamamagitan ng paggamit sa halamang Acapulco ay ang sumusunod. Number 1, infeksyon ng punchay. Pinaniniwalaan makagamot ang katas ng dinikdik na dahon at bulaklak sa mga kondisyon sa balat na dulot ng infeksyon ng punchay tulad ng buni, hadhad at an-an. Number 2, panakit sa katawan. May bisa rin daw ang pag-inom ng katas ng dahon bilang analgesic
analgesic o pangunotra sa nararamdamang panakit sa katawan. Number 3, pamaga at inflammation. Ang pamaga sa ilang bahagi ng katawan ay maaaring maibsan sa pamagitan ng paglalagay ng katas ng dahon. Number 4, infeksyon ng bakterya. Ang katas mula sa dahon ay makakatulong para mawala ang infeksyon ng bakterya sa katawan. Number 5, hirap sa pagtumi o pagtitibi. Ang pag-inom ng pinakuluan ng dahon ay makatulong na mapadali ang pagdumi kung dumaranas ka ng pagtitibi o constipation. Number 6, hika at bronchitis. Ang pinukulo ang dahon at bulaklak ay makakatulong para mahupain ang mga sintomas na dulot ng pag-atake ng hika at bronchitis. Number 7, impeksyon ng bulati. Ang pinakulo ang buto, dahon at bulaklak ay makakatulong na alisin ang naninirahang bulate sa tiyan. Number 8, mga sugat. Maaring itapal ang dinikdik at pinakulo ang dahon ng Acapulco sa sugat upang mas mabilis itong gumaling. Number 9, alta presyon. Ginagamit din ang dahon nito bilang gamot sa pagtaas ng presyon ng dugo. Iniinom lamang ang katas nito na parang tsa. Number 10, last. Itchema o pamaga ng balat. Ang katas ng dinikdik na dahon at bulaklak ay makakatulong para lunasan ang pamamaga ng balat o itchema. So yun na guys, ang patungkol sa Acapulco na maaring magamot ang ating kalusugan o sakit sa ating pangangatawan. Dahil hindi natin alam na ito palang halamang gamot na ito ay malaking gamot sa ating katawan. So sana guys ay kung may gusto kayong i-comment or kung meron kayong gustong alamin na mga halaman ay maaari niyong i-comment sa baba para ito ay pag-aral natin at ma-share ko sa inyo kung ano nga ba ang klaseng halaman na ito o anong mga bagay-bagay na makakagamot sa ating kalusugan. So wag niyong kakalimutan guys mag-subscribe sa ating channel. Ito ang halamang gamot. Alam mo ba ito? Diba guys? Yun na. So yun nga guys, maraming salamat sa inyong panonood sa ating video at sana magkita-kita po tayo sa sunod na ating video. So yun nga guys, God bless you all. Thank you for watching and please subscribe, like, share, and comment. Thank you.